Hello guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my channel. Sa video ng ito, ituturo ko sa inyo kung paano malaman na tama ang pag-address nyo sa mga fire alarm devices nyo guys. Pero bago ang lahat, intro muna tayo guys. Ngayon guys, babalik tayo rito kung paano nyo malaman na tama ang pag-address nyo sa mga devices nyo. Halimbawa, nag-wiring na kayo. Ito yung PCB panel nyo. Yan. Ito yung monitor. Monitor ng PCB panel nyo. Ngayon gagawa tayo dito ng wiring na single diagram. Halimbawa, itong wiring natin. Yan, ito sa ay addressable. Ito yung devices natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halimbawa, 10 devices. Ito sa guys. Ito sa halimbawa ay bell. Tapos strobe light bell. Ulit. SL strobe light. Ito sa ay single diagram lang guys. Ito sa ay addressable. Addressable na fire alarm system natin. Halimbawa ito. Pag may dip switch guys ang bawat devices, ina-address natin yan isa-isa. Ayan ang bell, kagaya ng strobe light. Ina-address natin ito sa guys. Hindi ito sa ginagamitan ng device na parang i-program. Ito sa ina-address sa manually. Kagaya nito, yan. Ito halimbawa yung dip switch yan. Halimbawa ito yung bell natin yan. Yung bell natin, nasa likod ang dip switch yan. Yung strobe light natin, nasa harap yan, ang dip switch yan. Makikita nyo yan guys, pag binuksan nyo ang cover, makikita nyo yan na doon ang dip switch nya sa harap yan. Ngayon, dahil addressable ang devices natin, ibig sabihin by numbering yan, ina-address mo sa saan, number 1. Ito ay number 2, ito ay number 3, ito ay number 4, ito ay number 5, ito ay number 6, ito ay number 7, 8, 9, 10. Ibig sabihin, ina-address mo sa bawat devices niya. Halimbawa, ito is one loop. Ibig sabihin, yung isang one loop. Ibig sabihin, yung one loop, guys, pag nag-wiring kayo simula dito sa panel, pag binalik nyo rito, yan. Yan ang tinatawag na one loop. Isang loop. Pag nagdagdag kayo ng isa na naman dito, yan. Yan ay pangalawang loop nyo. Ngayon, ito lang muna yung gagawin natin para madali natin magawa. Ngayon, ito yung sinabi ko, kagaya sa sinabi ko, ito yung bell natin. Yung bell natin, yung dip switch nya ay makikita nyo yan sa likod pag binuksan nyo yung devices nya. Ngayon, ang pag-address nyan, ito ay, ang dip switch nya ay ito. Halimbawa, kaya sinulat ko, 8 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kulang pa tayo ng isa, dagdag tayo dito dahil 8 yung dip switch yan. Ngayon, 8 yan. 8 ang dip switch nito ng mga devices natin pag in-address natin. Ngayon, pag in-address mo yung number 1, iangat mo ito yung, itaas mo ito yung number 1. Lahat ito, kung may nakataas, ibababa lahat natin ito, lahat mula dito sa 2 hanggang 8. Ito 1 na. Dahil 1, yung address natin, yung 1 devices mo ay naka-address siya sa 1.
Bali, yung iangat mo dito ay number 1 na dip switch. Ngayon, yung number 2 naman, guys, ang i-address mo ay number 2. Yan. Ibig sabihin, number 2 lang iangat mo. Ito yung 1. At saka ito sa lahat na ito, ibababa natin lahat ito. Yan. Bababa lahat natin yan. Bali, yung number 2 lang ang nakaangat, guys. Ngayon, sa device number 3 naman tayo, ang iangat natin ay itong 1 at saka 3. 1 at saka 3, ito yung 2 at saka 4, lahat papunta sa 8, ibabababa naman natin yan. Ngayon, ang number 3 natin ay 1 and 3 ang iangat natin dito. 1 up, tapos 3 up. Lahat dito ay down, 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 pababa na. Ngayon, sa number 4 naman tayo, ang device number 4 natin ay 3 ang i-address natin. Yan. Ngayon, sa device number 5 naman tayo, ibig sabihin, device number 4, 3. Ito lang yung iangat natin, guys. Yung 2, 1 and 2. 4 papunta sa 8. Baba natin lahat yung dip switch na nakababa lahat yan. Ngayon, guys, dito naman tayo sa number 5. Ang number 5, ang pag-address natin yan ay ang iangat natin na dip switch ay 1 and 5. Yan, 1 and 5. Ibig sabihin, iangat mo ito at saka yung 5. Ito yung 2, 3, 4, 6, 7, 8. Baba natin lahat yan. 1 and 5. Angat, angat, angat. Ang 2, 3, 4, 6, 7, 8, baba natin lahat yan. Ngayon, sa number 6 naman tayo, device number 6, yung iano natin, guys, yung itaas natin ay 2 and 3. Ibig sabihin, 2, angat, 3, angat, yung 1, at saka 4 mo, papunta sa 8, nakababa lahat yan. Ibig sabihin, yung nakataas nandito, ay 2 and 3 sa number 6 natin na devices yan, guys. Ngayon, sa number 7 naman tayo, 1 2 and 3 ang iangat natin. Ibig sabihin, 1 2 3 angat, 4 5 6 7 8 baba natin lahat yan, guys. Ngayon, sa device number 8 tayo. Ang device number 8 natin ay number 4. Ang iangat natin, isa lang. Ang number 4. Ibig sabihin, 1, 2, and 3, baba. Tapos, 6, 5, 6, 7, 8, nakababa lahat din yan. Ang nakaangat lang ay nag-iisa, ang number 4. Papunta tayo dito sa number 9. Ang device number 9 natin, ang iangat natin ay 1 and 4. Yan. 1 and 4, ibig sabihin, angat yung 1 at saka 4. Tapos 2, 3, 5, 6, 7, 8, nakababa lahat yan, guys. Dahil number 9 tayo, 1 and 4. Sa device number 10 natin ay 2 and 4. Ang angat natin, 2 and 4. 2 and 4 siya. Yung itataas natin. 2 at saka 4. Ibig sabihin, yung 1, 3, at saka 5, 6, 7, 8, nakababa lahat yan, guys. Ngayon, halimbawa, guys, ito ay sample lang. Kasi hindi naman talaga hanggang number 9, number 10. Pwede tayo magdagdag yan dito sa sa isang loop natin kung hanggang saan yung kaya ng yung EPCP panel. Kagaya sa sinabi ko, ang makakayanan na natin ito, ang limit lang natin ito ay 50 devices lang or 40 para ma-reading ng EPCP panel natin. Ngayon, guys, halimbawa na-address na natin ito lahat dahil sa dip switch natin. Ngayon, pag baka wala kayong ganito, kung paano yung mag-address sa ganitong may dip switch, ito sa guys, screenshot nyo yan, yung paggagayahan nyo
para kung sakaling magtrabaho kayo sa ganyan. Yan, screenshot nyo lang yan, tapos isom nyo, makukuha nyo na yan. Kayo na lang bahala mag ano dyan, mag pa Xerox or ipaprint nyo para may ano di kayo, may reference di kayo. Ngayon guys, ito halimbawa na-address nyo na ito lahat yung devices nyo. Ngayon dito na tayo, pag inon nyo na ito yung PCB panel nyo, minsan yung isang loop may problema yan, nagkamali kayo sa pag ano ng ano address. Siyempre sa dami, halimbawa inabot na ito ng 40 na devices yung isang loop nyo, siyempre may makalimutan din kayo o may magkamali kayo. Ang tips ko sa inyo pag nag troubleshoot naman kayo guys, halimbawa ito, dito tayo, maghalimbawa tayo dito sa device number 2 at saka 3. Halimbawa ito, pinariho mo ito ng ano, ng address. Ngayon dito naman tayo guys, halimbawa ito ang number 2 natin na devices at saka number 3. Dahil sa number 2 natin na pag address ay number 2, tapos sa device number 3 natin ay 1 and 3. Halimbawa nagkamali ka dito sa number 3, ang nilagay mo ay address mo dito ay number 2. Yung tinaas mo sa dip switch mo ng devices mo ay number 2 din. Halimbawa, ano niya, ang indication niya rito ay ito lang siya. Loop. Loop 1. Kasi yung loop 1 mo ay nasa build tayo. And strobe light SL sa loop 1. Ang indication dito sa monitor ay sa ano natin, sa PCB ay ano siya, yung duplicate guys. Ang nakalagay dito ay duplicate. Yan. Tandaan nyo yan, duplicate. Pag nag ano, nagkaparyas. Yan. Ngayon, halimbawa naman ay wala kang na-address dito sa isa. Halimbawa dito sa number 4, wala kayong na-address, nakaligtaan mo, lumampas ka rito sa number 5. Kaya yung mangyayari niyan guys ay no answer ito. No answer. Yan, ang mangyayari dito. Sa device number 4 mo, ang indication dito sa PCB ay no answer. Kaya, pag may problema rito, lahat sa devices mo nito, nagkamali ka rito, lahat ay titingnan mo guys. Yan, titingnan mo lahat kung tumama yung address. Yan. Yan lang yung masasabi ko. Na ano, pag kagaya sa nito, sa number 4, kagaya sa sinabi ko, yung number 4 mo ay nakaligtaan mo, dito ka na nag ano, no answer na ito. Tapos naman dito, ay may duplicate din. No answer yung number 4 mo, duplicate yung nakalagay din dito. May no answer ka na dito, may duplicate ka pa. Ibig sabihin, di tumama yung ano mo, address mo sa devices mo na numbering. Kaya hindi mo siya, kaya ganon yung nakalagay dito sa ano natin, sa fire alarm panel natin, sa PCB panel natin. Pero ang iba nito, halimbawa yung 8, 9, 10, pag okay, ang sinasabi dito ay normal. Yung iba. Tapos yung iba dito, ibig sabihin pag nagsabi dito na normal, dito sa ano naman, sa PCB natin na normal ang ano siya, ang nakalagay, ibig sabihin tama yung pag-address mo rito sa bawat devices mo, sa bill mo. Pero pag may duplicate, yon ang pupuntahan mo, titingnan mo kung tama ang in-address mo o pinarihos mo sa rito sa pag-address sa may kaparehasan na address sa bawat devices mo. Kung no answer naman yung ano niya, sinasabi dito, ibig sabihin hindi mo siya na-address guys. Ganun lang yung pag-trouble niyan. Ngayon guys, mayroon na kayong reference na ano, pinakita ko. Ngayon, mayroon pa tayong, hindi lang naman natin ito sa
bilang at saka strobe light ang may dip switch natin. Mayroon din tayong palagay natin dito. Yan, dito din. Ito yung MCP natin. Ito yung SD natin. Smoke detector, ito yung MCP natin. MCP SD ulit. MCP. Tapos ito siya, ring circuit ang tawag dito. Pag binalik mo sa rito, yung wiring mo ay ring circuit. Ito ay single line diagram lang ito, guys. MCP, SD, MCP, SD. Yan. Ngayon, ito din siya ay may mga dip switch kagaya ng brand na ano natin. Kagaya ng brand natin na Simplex. At saka Simplex din na ito ay SD. Simplex din na MCP. Yan siya ay may dip switch din. Yan. May dip switch din siya, guys. Kaya i-address din natin yan. Dahil may dip switch siya. Ganon din yan. Pag hindi mo rin nagkamali ka rin dito sa pag-address. Ito yung number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Ito ay device number. Number 5. Number 6. Number 7. Number 8. Ito ay device number sa guys. Kagaya din ito, kung anong pag-address mo rito sa bell at saka strobe light mo, ganon din ang pag-address mo rito sa smoke detector mo at saka manual call point mo, guys. Basta may dip switch siya. Lahat na may dip switch na devices, guys, tandaan nyo, lahat na devices na may dip switch, pare-pareho lang ang pag-address nyan. Ganon lang yung pag-address ng ano natin, mga devices natin ha, sa fire alarm. Basta may dip switch. Tandaan nyo lang, ganun lang yon. Nag-address kayo rito, iba naman yung sinasabi nito. Dito sa ano natin, hindi sa nagsasabi ng FCP na, ang fire alarm control panel natin, hindi sa nagsasabi na duplicate, pag sa smoke, at saka manual call point. Ang sinasabi niya lang dito ay, dito sa ano natin, ay no answer. Tandaan nyo, pag tama ang mag-troubleshoot kayo, tandaan nyo, pag tama yung ano nyo, address nyo, pag hindi siya gumagana, ibig sabihin, defective yung ano nyo, yung devices nyo, pag hindi siya gumagana. Tapos, naka-address siya, tama yung address, hindi siya gumagana, ibig sabihin, defective yung devices nyo, palitan nyo, guys. Pero ito, pagdating dito, ipaprogram pa rin natin ito sa panel natin. Pag ganito na may dip switch, hindi kagaya sa iba na may instrument ka na gagamitin para ano natin ito. I-program natin ito. Sige guys, salamat sa panonood. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroroon. Pag may tanong kayo, ilagay nyo lang sa comment section. Hanggang sa muli. Paalam. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah.